Yan mga idol, talo po si Jonas Sultan. Knockout nga po sa round 1 body shot. So, akala ko mananalo si Jonas Sultan kasi parang beginner itong kalaban niya eh. Konti pa lang yung panalo. So, akala ko talaga Jonas Sultan for the win. Pero nagkamali tayo mga idol, no? Kasi first round, tapos ka agad. Na body shot si Jonas Sultan. Hindi na nakarecover, binilangan. Wala na. So, malupit pala itong si Rico Masuda. So, abangan na lang natin si Jerwin Ancaas versus Takuma Inoue. Sana makabawi si Jerwin Ancaas para naman magkaroon na tayo ng world champion. Baka yung inaasahan natin ngayon na malaki ang pag-asa ni Jerwin Ancaas, eh, mabaliktad. Katulad nitong si Jonas Sultan. Napakalaki po ng agwat sa experience kumpara dito kay Japanese na si Rico Masuda. Pero ang nangyari mga tol, wala, nasikwat. Talo. Kaya sa mga tumaya kay Jonas Sultan, eh, talo po tayo. Sayang, no? Kung paralo sana si Jonas Sultan dan, eh, suabe. Hindi ko talaga inaasahan yun, yung first round knockout na yun. Hindi na nakayanan ni Jonas Sultan. Alam mo yung nag-training ka ng 3 buwan, napakahaba ng training mo, pero round 1, tapos pala kaagad, no? So, parang sayang ba? Pero ganyan talagang boxing mga tol. Sayang, pero ganyan talagang boxing. Minsan panalo, minsan talo talaga. Kapag hindi nakayanan ng katawan yung sakit, lalo pag malakas, hindi talaga ano, uubra. Kahit pa mag-training na isang taon, kapag tinamaan ka talaga ng malakas sa body shot, titiklop ka talaga. So abang na lang natin mga tol, Jerwin Ancaas versus Takuma Inoue. Sana po manalo si Ancaas at magkaroon na tayong WBA Bantamweight Champion. Sa mga malapit pala sa Tansa mga idol, promote ko na rin yung bagong gym ko dyan, no? Pasyal lang po kayo dyan sa harap po ng Pilitas Restaurant. Marami na po ang nagpupunta dyan, mga babae po na nagbo-boxing, yan, nagpi-fitness, nagpapapayat. Malapit lang po yan sa SM Tansa, harap ng Pilitas Restaurant. So, salamat din sa mga nagpupunta dyan mga idol. God bless sa inyong lahat.